Doon po sa dati naming tinitirhan ay mayroon kaming kapitbahay na senior citizen na tuwing umaga ay nag-i-start ng kanyang diesel engine na sasakyan. At hahayaan niya itong naka-idle para makapag-warm up ng 5 to 10 minutes. Medyo nakaka-bother lang guys kasi alam nyo yung pagkakapark ng sasakyan niya eh sa amin nakaharap yung tambucho. Kaya sa loob ng 5 to 10 minutes ay hindi may iwasan na pumunta sa amin yung usok. Kaya wala po kaming choice kundi magsarado ng bintana at pinto para hindi namin malanghap yung pollution. At kung meron naman po kaming mga sinampay, obligado po kaming ilipat ito para hindi po ito mangamoy usok. Ang masakit nito guys, yan po ay ginagawa niya kahit hindi niya naman gagamitin yung sasakyan. Ayon po kasi sa kanya, yan po ang tamang pag-aalaga ng makina. Yung i-warm up ito tuwing umaga ng 5 to 10 minutes kahit hindi naman ito gagamitin. So ang tanong po dyan ay makakabuti nga ba ito sa sasakyan or masisira ba ang isang makina kung hindi natin gagawin itong pag-warm up ng naka-idle? At yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DNA. Noong nagsisimula pa lang po akong mag-vlog, mga 3 years ago po yun, isa po ito sa mga pinakauna kong naging topic itong pag-warm up ng naka-idle. At hindi ko po inaasahan na maraming manonood nito. Kaya nga lang po dahil ako po noon ay bagong vlogger pa lang, ang pagkaka-vlog ko po noon ay hindi ganun kaayos. At marami pong mga naka-misinterpret na pinagmulan naman po ng mga sari-saring diskusyon. Kaya minabuti ko na po na alisin itong video na to sa playlist natin. Marami po ulit mga nagtatanong kung paano daw ba ang tamang pag-warm up ng makina. Kasi wala na nga po akong vlog tungkol dito. So, sa abot po na makakaya ko ay i-explain ko po ito as simple as possible. So, disclaimer muna guys, kung meron po kayong mga nakasanayan na na paraan ng pag-warm up at dyan mas kampante ang inyong kalooban, ituloy nyo lang po, wala pong masama na gawin nyo po yan. Ito pong content natin ay i-attempt ko lang na ipaliwanag sa inyo kung bakit ang mga car companies ay hindi itinuturo or inire-recommend ang pag-warm up ng naka-idle. Nilinawin ko lang po na ang pag-warm up ng makina ay mahalaga, importante po talaga yan. Kasi po ang mga makina natin para yan maging efficient, kailangan po niyan mag-work sila sa kanilang normal operating temperature which is around 190 degrees hanggang 220 degrees. Pero guys, ang pag-warm up ng makina ay hindi obligadong gawin nang naka-idle ang sasakyan. Pwede nyo na pong i-warm up yan nang hindi na drive. In fact guys, maraming bansa, lalo na sa bandang Europe, na bawal ang magwa-warm up ng naka-idle. Sabi nga po ng ibang comments ng mga viewers natin, sa Europe daw ay bawal na makikitang umaandar ang sasakyan ng naka-idle, hinuhuli daw po ito. Kasi ganun po sila kaseryoso sa environment, nagdadagdag lang po yan ng pollution. Ngayon guys, ang rason naman kasi dito ng karamihan sa Pilipinas kung bakit nila wina-warm up ang isang makina bago nila gamitin ay para daw makasirculate ng husto yung langis. Kasi nga naman syempre yung makina natin, pagka wala pang langis yung mga pyesa niyan at pinaandar mo na, magagasgas po yung mga pyesa at masisira. Gaano naman po katagal mag-circulate yung langis mula dun sa pagkaka-start nyo ng makina. So, pag-start engine po natin, magro-rotate po ngayon ang crank or yung sigunyal. At kasabay po ng pag-rotate ng sigunyal, ay iikot na rin po ang oil pump. Natural na magbobomba na po yan ng langis, ang unang destinasyon ng langis ay sa oil filter para masala po ito kung merong man pong contaminants or merong dumi. Paglabas po nito sa oil filter, didiretso naman po ito sa oil cooler. Kung merong oil cooler ang makina nyo, kasi meron po mga makinang walang oil cooler. At paglabas po nito sa oil cooler, dadaan po ito sa mga channels papunta sa mga main end bearings at connecting rods. At after naman po nito, didiretso po ang langis pataas doon po sa may cylinder head. Kung saan ilulubricate naman po nito ang valve train at saka camshafts.
So guys, basically ito po ang sirkulasyon ng langis at nangyayari po ito at around 12 seconds, depende po sa laki ng makina. Pero yung mga common na makina ng sedan, nasa 12 to 20 seconds lang po yan. So let's say na naninigurado tayo at gusto natin talagang lubricated na yung loob ng makina. Mga tatlong beses na nag-circulate na sana. Let's say na lang na 20 seconds ang isang sirkulasyon ng langis. So 3 times 20 seconds is 60 seconds lang or 1 minute. Actually, mahaba na nga po yun. Ang sabi naman po ng iba ay kailangan po kasi mainit na yung makina bago ito gamitin. So sa mga research ko po, ito yung mga nabasa ko. Ang history po kasi niyan ay noong unang panahon, ang mga sasakyan natin ay dekarburador. Dahil ang karburador ay hindi accurate sa pagtitimpla ng fuel at saka air. Kapag umaga, mula sa cold start, lalo na sa mga bansa na malalamig, pag-start po nila niyan ay hindi maitimpla ng maayos ng karburador yung air at fuel. Kaya ang nangyayari, pag ginagamit kagad nila, ay namamatay-matay ito. So ang ginagawa po ng mga ninuno natin noon ay inayaan muna nila mag-idle para uminit yung makina. Tapos later on, na-invento po yung electronic choke. So pag may electronic choke po ang isang karburador, pag start nyo niyan, tumataas po yung RPM. Parang katumbas na rin po yun ang tinapakan nyo yung gas pedal. At hanggat hindi umiinit ng maayos yung makina ay hindi po namamatay ang electronic choke. Pero sa panahon po ngayon, as early as noong 1990s dito sa Pilipinas, ay unti-unti nang nawala itong mga carburetor type engine kasi napalitan na po ng EFI. Ngayon itong EFI, merong ECU. Basically itong ECU ay computer po ito na siya yung nagme-measure ng pumapasok na oxygen doon sa loob ng makina. Minimeasure niya rin yung temperature. So siya na rin po ang automatic na nag-a-adjust ng air and fuel ratio according sa kung ano ang temperature ng makina. Para kahit na kai-start nyo pa lang sa umaga, ay hindi mamamatay-matay ito kahit na i-drive nyo agad. Basta drive na normal lang para mas mabilis mag-warm up ang isang makina. Lalo na kung intact pa yung thermostat ng makina. Kasi guys, ang trabaho ng thermostat ay pigilin muna yung sirkulasyon ng coolant. Para yung coolant, hindi muna dumaan dun sa radiator at hindi ito malamigan. Tapos kapag medyo mainit na po yung coolant dun sa loob ng makina, bubukas na po yung thermostat. Yun po ibig sabihin ay na-warm up na talaga yung makina. So, pagka ganun pong naka-warm up na yung makina, pwede nyo nang gawin kung anong klaseng drive ang gusto nyo gawin. As long as, wag lang reckless. Ngayon, meron po tayong mga kababayan sa US at saka sa Canada, saka sa iba pang mga lugar na may winter. Kasi ang ginagawa daw po nila, i-start nila yung makina, pagkatapos, i-on nila yung heater. Dahil pag hindi daw po nila ginawa yun, ay very uncomfortable mag-drive dahil napakalamig daw ng manibela, hindi nyo daw makahawakan. Pati daw po yung upuan ay napakalamig para daw kayong umuupo sa bloke ng yelo. So okay naman po yun. Kasi nga, paano ka magdadrive kung hindi ka komportable sa loob? Dito naman po sa Pilipinas, kapag nabilad yung sasakyan nyo, lalo na pag summer, ay hindi nyo rin po talaga mahahawakan yung manibela sa init. Tapos kung naka-leather seat cover kayo, ay mahirap umupo. Sabi nga ng mga matatanda ay baka balisaw-sawin kayo sa init ng upuan. Kaya ang ginagawa naman po dito sa atin, ini-start yung makina, tapos binubuksan naman yung aircon para pagkaraan ng mga 1 or 2 minutes ay medyo tolerable na yung init sa loob. Pero kung halimbawa galing ka naman sa garahe or ipinark mo naman yung sasakyan mo sa hindi na initan, pag start nyo ng engine, pwede nyo nang hanapan ng magandang istasyon yung radyo, tapos i-program nyo na yung Google Map or yung Waze kung saan kayo pupunta. I-text nyo na yung mga gusto nyong i-text habang pinalalamig nyo yung loob ng sasakyan. Pagkatapos ay ayusin nyo yung mga side mirror at saka rear view mirror. Mag-seatbelt na kayo para safe na safe. Pagkatapos kung kayo po ay madasalin, maganda rin po na magdasal or mag-meditate muna bago mag-drive para kung tayo man ay makasagupan ng mga kamote drivers at kamote riders ay malamig ang ulo natin. Sa totoo lang po ay hindi na po natin kailangan mag-warm up ng 5 minutes to 10 minutes. Isa pa, mas mabilis
mawawarm up ang makina. Kapag itadrive nyo na ng normal, huwag po natin gagawin yung mga napapanood natin sa pelikula na pag-start ng makina ay magbobobomba na ng gas pedal, pagkatapos magpapakamot na ng gulong. Masama po sa makina yun. Yun po ang sumisira ng makina. Pero as long as normal driving lang, okay lang po yan. Pag-start nyo ng makina, after ilang seconds, paandarin nyo na. Ang kagandahan po kasi nito ay tipid sa gas. Imagine niyo kung 5 minuto kayo nagwa-warm up. Yung 5 minuto po na inubos nyo sa warm up ay malayo-layo na rin po sana narating noon. Baka nga naka 1 kilometro na yun. Nakatulong pa kayo sa environment. Kuminsan kasi iniisip natin, konti lang naman yung ilalabas na pollution niya, kaya okay lang. Pero imagine niyo guys, kung halimbawa 1,000,000 kotse ang nagwa-warm up tuwing umaga, edi marami rin po yung pollution na ikinakalat natin sa environment. Ito pong content natin ay hango po ito sa mga research ko. Or kahit na kayo na po mismo ang humanap sa Google at mag-search, ay wala po kayong makikitang nagre-recommend na mag-warm up ng naka-idle for 5 to 10 minutes. Lalo sa panahon ngayon na napakamahal lang gas at tayo po ay nasa gitna ng climate change. Pero katulad po ng sinasabi ko madalas, your car, your rules. Kung ano ang gusto nyo gawin sa kotse nyo or sa sasakyan nyo, ay syempre kayo ang masusunod. Yun sa atin naman po ay suggestion lang. Anyway, lahat po ng sinabi ko ngayon, ilalagay ko po yung link sa description box kung saan ko po ito mga nabasa at mga napanood. So guys, I hope na nagustuhan nyo itong konting kwentuhan natin. Maraming salamat po sa dumadami ng subscribers at saka followers natin. So para dun po sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Pati na po yung notification bell para updated kayo pag meron tayong susunod na vlogs. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!